saka, bukod pa doon, apart from, yun nga, so kumbaga, ako din, ang sinasagot ko is, ayun. Hi everyone! Hello! Hi! And welcome to our new episode. Welcome to our episode this week. At ang pag-usapan natin ay parang continuation nung episode natin about PUL, di ba? Continuation pala. Okay. Kasi sabi ni Adrian, marami nagtatanong. Ano yung mga tinatanong nila? Kung okay ba itong product A? Oo, oh, daming ganyan tanong. A. Okay po ba ito? Fill in the blank. Okay po ba itong blank? So mga iba't ibang financial products. Pero usually, VUL yung tinatanong nila. So hindi naman VUL, investment or stock. Equity fund. Or index fund. So iba't ibang investment or VUL product. Kung okay pa yun, no? Ano masasabi mo? Ikaw, ano usually sinasagot mo pag may nagtatanong na gano'n? Usually sa mga ganyan, sinasabi ko, kung nag-research na sila, okay na. At ikalawa, kung... Kaya nga nagtatanong eh. VUL naman din kasi, binili na nila. Bago sila nagtanong. Okay. So tinanong, kung hindi yun, ikalawa, kung nakuha na nila, pagkatapos nun, tatanungin ko kung part ba siya sa financial plan nila. Yun, ang maganda. Kung part ng financial plan. Because, again, di ba, kumbaga, if you get any financial product, para yung, look at your financial plan is parang one big jigsaw puzzle. Di ba? And you getting a financial product should fit that jigsaw puzzle. If it fits your financial goal, if it fits your financial resources. And your risk appetite. Maraming factors. Kasi halimbawa, kumuha ka ng isang VUL, halimbawa. Tapos, maraming case is, ang daming buyer's remorse. Sasabihin nila, after 2 or 3 years, parang ang bigat-bigat daw, ano? Ang bigat-bigat daw. Hindi pala nila kaya bayaran. So again, isipin nyo rin, would buying not just a VUL, would buying a certain financial product would fit your buying capacity. Because at the end of the day, no, yung cash flow natin, tingnan nyo, pag binili ko ba to, baka may iba ka ng goal na tatamaan din. Kakainan. Baka mamaya, kuha ng product, wala ka ng pambayad ng tuition fee ng mga anak mo, mga problema ka, or meron ka palang dream vacation. Diba, na gustong puntaan. Kunwari, Maldives. Wow. Diba, gusto mo ng Maldives. So, kumuha ka ng produkto na kamahal-mahal, tapos ang bigat-bigat pala. Sa Bali na ba? Gusto ko Maldives. But the point is, you can get in this a lot of financial products there, or a lot of your financial goals, you can get there without buying or without paying for for peak time. Kumbaga, kunwari, kailangan mo ma-insure. Hindi mo kailangan kumuha ng VUL, pwede ka muna mag-term insurance. At least kung medyo limitadong budget mo or marami kang financial goal, then you get protected. Tapos, lahat ng goals mo, masasagot pa rin. Of course, kung halimbawa, mucho ka naman, marami ka naman pera, diba? If you can afford to get VUL and mahihit mo pa lahat ng financial goals mo, edi kung yun. So, ang pinaka-importante dyan ay yung kanilang financial plan and financial goals. O ano yung mga gusto nila. Yes. And usually, yun din yung sagot ko pag may nagtatanong na, Sir, okay po itong produkto na ito? Ang laging tanong po dyan ay, how does it fit sa iyong financial goals? Yes. Yeah. Kasi kung mapapalapit ka niya sa mga financial goals mo, matutulungan ka niya, then that's a good product. Kaya pala, kaya ang tawag sa kanila is financial vehicles. Because the vehicle should get you where you wanna be. Oo. Diba? Siba? So parang kunwari, gusto mong pumunta ng Baguio, tapos yung financial product na yon ay dadali ka sa Quezon. Hindi. Kumare, binibenta ka ng kotse. Okay. Which is totoo. Okay, okay. Mas mapapadali yung pagpunta mo doon. Pero, may tiplex kasi. Pero, yung pala, pag binili mo yung kotse, wala ka pambili ng gasolina. Diba? So, useless. Pambili ng tol. Wala ka pala pambayad ng tol. Hindi mag-bus ka na. Dapat sana, nag-bus ka na lang. Makakapunta ka pa rin ba? Oo. Kahit na, less comfortable kasi na-commute ka,
and probably mas mabagal. Oo. So ganun 'yon. May mga financial products na of course it can really help you achieve your financial goal, pero budget wise, hindi mo mapalakaya bayaran. Oh. So you have to consider yung iyong yung cash flow mo. Oh. So baka mamaya meron naman palang mas mura na produkto that can still give you the same that can still bring you to the same destination. Mas matagal nga lang ng konti, less comfortable nga lang, but still you achieve your financial goal. Saka bukod pa doon, apart from yun nga, so kumbaga ako din ang sinasagot ko is is that we cannot, parang ganito yan, kunwari, may, parang may, ano, may lumapit sa akin, okay ba yung Biojessic? Siyempre, hindi ko masasabi kung okay yung Biojessic sa'yo, kasi number one, hindi baka, hindi ko alam yung sakit mo, di ba kung ako doktor, hindi ko alam kung ano sakit mo, or yun ba, nagtanong, hindi okay, mo alam pa conditions niya. Exactly, or baka mamaya, okay ba yung ibuprofen? Eh may mga taong ano ha, allergic sa ibuprofen. O baka mamaya, sabi ko, okay, ibuprofen, tapos allergic pala yung tao. So, we really have to know, though, and my always answer is that we cannot really comment on the product. A product might be good, okay? A product might be good, but if it's good for you, it's a different question. It's a different question. Pwedeng okay yung product eh, di ba? Okay yan, kumbaga sapatos, bago. Pwedeng okay yung produkto, pero kung okay ba siya para sa'yo given your financial goals and your financial resources, we really, ako ah, and us, sa Wealth Argue, we really cannot comment until and unless makita namin lahat ng goals mo, at lahat ng resources mo. Yung mayroon kasi mag-recommend ng product na hindi natin kita. Kumbaga, kasi mag-recommend pa tayo na mali. Tapos, mapahamak pa sila. Parang gamot lang yan, di ba? Yung advice namin, parang gamot. We really cannot recommend, like, a gamot, Wow, how funny. We really cannot recommend a gamot. Parang, doctor, di kami makapag-recommend ng gamot nang hindi namin alam yung condition. Bali, right dosage dapat. Yes. I like that. Buti na lang nandiyan ka. So, ayun. So, guys, pag meron kayong specific product na gusto nyo itanong sa amin kung okay ba yun o hindi, ang recommendation namin is, why don't you first study the product, know ano ba yung terms niya, and ano yung mga the nitty-gritty of the product. Kasi doon pala minsan mararamdaman mo na kung okay sa'yo. Ngayon, if you want further assistance, then you can, that's the time that you can ask help from us. We can set up a consultation so that appointment. Kasi yung simpleng tanong na okay po ba ito, hindi namin siya masasagot na straightforward sa email at saka sa message. Saka sa chat group, mahirap. Chat group at forum. Yeah, we will ask more time from you so that we will be able to get to know them. Saka accurate ang recommendation. Yes, and objective. No? So, of course, if you really want to get in touch with us to have a financial consultation, you can email us at admin@wealtharchy.com or message us on Facebook, di ba? And one of us will be able to answer you. Ayan. So, ano, yun lang, no? Yes. So, I hope you learned something from this video this week. And please give it a thumbs up and share it to your friends. And of course, you have to subscribe. Yeah. So don't forget to subscribe and hit the notification bell down below. All right. So that's it. Bye-bye.